Good morning po. Dito po ako ngayon sa labas ng bahay ng aking pamangkin. Dito po ako sa Alabama ngayon. Bablog po tayo ngayon dito sa labas. Ito lang po yung backyard niya. Ito po yung kanyang garden, pero wala pong tanim. Wala pa pong tanim yung kanyang garden. So sa aking mga supporters, aking mga subscribers, aking mga idol, kay Friendstar, kay Daddy Nick, kay Bidogs, kay Konsehal Lando, kay Kapanday, kay Kaotoy, kay Boss Ninong, kay Umbak, Bidogs, this is Kapayaso, sa mga vlogger dyan sa Bakana at sa Buhol, kay Pranstar, tapos kay Boss Ninong sa Bukana o sa Boreas. Maraming salamat sa inyo, sa aking mga ate, kay Sis Ate Karing, Ate Sis Ate Malo, Ate Yoli Enriquez, Ate Estela Anora, Rose Maranan, Lynn Martinez, Anwaray, Jibunin, at sa iba pa pong mga aking mga idol, sa aking mga kuya at ate, kay Danny Barosa, sa mga team mo na nagsusuport sa akin, Larry Bundok, Brinquist, lahat kayong nagsusuporta sa akin, nandito po kayo sa aking puso. Maraming salamat sa inyo. Mrs. Pranstar, I love you. Ito po yung aking pangalawang video po dito sa Alabama, sa bahay po ng aking pamangkin. Nandito po ako, nandito po, mayroon po ako ditong tatlong pamangkin po, pero po, hindi po ako pupunta po sa kanila. Wala po akong guts na makipagkita po sa kanila, mga kaibigan ko at ang aking mga supporters. Wala po na mayroon po tayong issue ngayon dyan sa social media na ako po ay nagbaryal ngayon dahil sa post po ng aking pamangkin na naapektuhan po lahat ng aking mga pamangkin, lalong-lalo na po sa aking mga kapatid. So, dito po ako ay mag-enjoy. I'm sorry po, I'm emotional po tayo. So, ito po yung lugar po ng backyard po ito ng aking pamangkin po dito sa ano. Gamit ko po ay tripod. Dala ko po yung aking long tripod po kaya nakapag-vlog po tayo dito against the light po to. So iikot ko po kayo. Alam ko po na ibaba ko lang po itong konti para maikot ko po yung ano aking tripod. Pero okay lang po. So, ito po, dito po yan ang kanyang backyard po yan. Sa mga bahay po doon sa kabila. Ito po yung backyard niya. Pero, ano po. Pero, ang maganda po dito yung sa labas po niya. Hindi lang po tayo aalis ng ano po. Kasi, wala po tayong susi. Hindi, wala po siyang copy ng susi. Hindi tayo makalabas. Ito po yung ano, ng lugar ng kanyang bahay po. Ito yung pong Alabama. Ayan po. Ito po yung kanyang bahay po ito. So, ito po yung bahay ng ating pamangkin po dito. So mga neighbors po niya yan. Mga neighbors. Ito po yung ganito po ang mga bahay po dito sa lugar po kapag yan po. Oh. Ito po yung lugar po ng ating pamangkin dito. Yan. Ano ko lang po sa inyo na yan po. Ito po yung kanyang front door po ito. Yan po yung front door po niya. Yun pong kwarto yun, doon po ako natutulog. So, ito po yung mga neighbors po niya dito. Ganito po yung lugar ng Alabama po. Dito lang po tayo sa harap ng bahay at saka sa backyard po. So, ngayon po ay papasok po ako kasi nag-init po tayo ng tubig, mga Kabisaya. So, papakita ko lang po kasi sa inyo na maganda po ang view kahit na puro po puno talaga ang mga bahayan po dito, mga kaibigan. So dito naman, dati po kasi pag spring po or summer, mayroon po siyang puno ng saging dito po, mga kapatid. Yan. May puno po siya ng saging.
Dati po, itong garden po niya dati. Itong garden po niya dati, puno po ito ng mga tanim. May mga kamatis po siya dyan na marami, may okra, may talong, lahat po ng klaseng halaman po nandyan. Tapos po, ito po yung kanyang stories po ngayon. Hindi pa po niya, ililinisin daw po niya yan. Lahat po ng mga dyan. So, dito po tayo sa loob na mga kabisaya. Kasi, so, meron po siyang plug na ginawa po niya na plug. American plug. Kumulo na po pala yung ating tubig na inip dito po na ininip po yung sis. So, ito po yung sandali lang po, patayin natin po yung tubig natin na ininip mga kapatid. Ito po yung daing na dala ko kahapon po, prito na po, inubos na po, pinirito na po kagabi, kumain po kami. So ngayon po ako po ay magluluto din po ng laing po. Magluluto po tayo ng laing. Ito po yung dala po nating laing. Lulutuin ko po ngayon yan. Pero sa ngayon po, bago ko po ito lutuin, ako po ay mag-ano muna po yung magaba po muna ako ng potato salad po kasi nag-mention po siya kagabi na kahapon po na yung neighbors daw niya nagluto ng potato po, hindi niya alam kung paano lutuin yung potato. So ang gagawin ko na lang po, gagawa na lang po ako ng American version na ang Filipino-American version na potato salad po kasi ang potato salad po dito wala pong wala pong chicken. Ano lang, plain lang po. So ang gagawin ko po ngayon, magluluto po tayo ng chicken po. Tsaka, ang sobra po nito sa potato salad, gagawin ko pong chicken salad. Chicken salad po. Tapos po, luluto po tayo ng adobo. Kasi sabi niya sa akin nung nandoon ako sa California na gusto din po niya kumain ng chicken adobo. Yung Filipino food. Nakapagluto na po ako kagabi ng beef stock po na alam ko paborito din po niya yun na, pero ang beef stock ko po ay parang caldereta po sa atin pero po may sausage po. So ngayon po dito po yung ating potato. Maghuhugasan ko na po para po ilagay po natin yan sa ilagay po natin yan sa parang dito tayo para yung anggol nito parang ganyan para kahit bawat tayo kilos tayo ay yan po doon tayong ilaw para makita naman tayo dapat hindi ko tayo. So alam ko ayaw ko pong masyadong malayo kasi hindi po tayo marinig. So ngayon po ay lipo po tayo ng kaunti po dito kasi ito po yung kinainan po namin kagabi para po tayo po ay so sorry po kayo sa ganito ang lugar po niya kasi wala po siyang asawa na dahil hiwalay na po siya doon sa aking pamangkin. So may yung aking pagbisita po dito sa Alabama po may issue po kasi dito ngayon dahil wala po akong pinagsabihan na ako po ibibisita po dito sa Alabama po. Wala po, hindi ko po yan sinabi po sa aking mga pamangkin na pupunta po ako dito. Wala po akong sinabihan na isang tao po.
na pupunta ako dito. Ang sinabihan ko lang po nang umalis na po ako ng California, ay yung isa pong auntie po ng aking mga pamangkin na nasa Texas. Ngayon po, doon po lang po nalalaman na lahat ng mga doon ko lang po nalalaman na tinatanong na pala, alam na pala ng mga pamangkin ko dito na pupunta po ako dito sa Alabama. So, mga Kabisaya, kasi nandito po ako sa Alabama, ikukwento ko na lang po sa inyo yung aking mga issue po dito. Masasakit po ang mga sinasabi po ng aking pamangkin sa akin. Kaya apektado po lahat ng aking pamilya sa Pilipinas po. Kasi nung nakabasa po sila ng kabasa po sila ng mga message po doon sa aking pamangkin. Na ipinos po, lalo na po yung ating api na matanda na po, apektado po sila. Kaya sabi ko sa kanila, ay blackmail. Dahil hindi naman po ako nagpi-Facebook eh. Social media po ako, nasa YouTube po tayo, hindi po natin papatulan po yung mga negative po na sa atin. So, ito lang po ang aking masasabi po sa mga supporters ko dyan. Siyempre po, asensya na po kayo sa lugar ng ating pamangkin po dito dahil talagang wala po itong wala po ito siya dito kasama sa buhay ko. Maano po siya. Single na po, single. So, hiwalay ko po kasi yung aming nahugasan na po kagabi. Kasi ito po parang nagkaroon po ito ng puro na po dati yung kanyang mga gamit po. So, ito na lang po yung aking gagawin ay tulong ko na lang po kasi ako lang po dito mag-isa na nasa trabaho po siya. Kaya nilinisin ko po muna kaya nandito po tayo ng isang linggo. So, para ilagay po natin yung ating mga malinis na dami po dito sa kanyang paglalagay po ng mga kaya po sulat. Ilinisin na lang po natin ng kaunti para meron po tayo kaya lang po, kahit na yung walis po niya. Ito po yung kanyang walis. Wala na talaga. Hindi lang po yan. Hindi po yan sa ating intindihan ko na lang po yan. Hindi ako masyadong mag-criticize po sa mga sa tao pong pero po, mas malinis yung bahay niya ngayon po kaysa nandito po yung aking pamangkin. So, mamaya ko na po linisin ito. Ano muna tayo po ay talaga po na maano talaga po yung kanyang gamit ko. Adustin na po talaga. Kasi nag-iisa lang siya tapos busy po siya sa trabaho po. Kahapon po, i-video ko sana kahapon yung mga pinamimigay ko pong mga pagkala pong mga daim, sinapay po. Kaya po, I respect din po. So, hindi ko na po itinuloy yung aking pag-vlog kahapon. So, ang ginawa ko na lang po ay pinatay ko na lang po yung aking video para po as a respect po sa aking mga sa aking kaibigan po at saka sa aking aking step yung nephew ko po dito sa Alabama ngayon. Pinakilala po niya ako kahapon sa kanyang neighbors po. Sinabi po niya sa akin na sinabi po niya sa kanyang neighbors na she is my aunt. Sabi niya, she is my aunt from California. Yung po sinabi niya sa akin sa kanyang neighbors.
po ngayon, ang uunahin ko pong ilagay kasi isa lang, isa lang po yung kaldero niya. Yung manok po muna ang ating ilalaga po. Dinala po niya ako kahapon dito doon sa grocery. Dinala po niya ako sa grocery kahapon. So magluluto po tayo, okay? Pangalawang araw ko po dito ngayon. Tapos mamayang gabi po ay pangatlong gabi. So ano po natin, ilalaga po muna natin yung manok. Pagkatapos po natin ng laga ng manok po ay tayo po ay gagawa po tayo ng potato salad. So bago ko po himay-himayin po itong karneng baboy kasi mamarinit po natin dahil ilutuin ko po yun ng pork adobo po mamayang hapon po bago siya dumating ng trabaho po, mayroon na po tayong pagkain. So ito po ay $14 po dito sa bali, 15 na po ito dito, isang pack na to. Ito po yung pang barbecue po na buhaboy. Ganito lang po yung ating luluto po natin ng adobo po. Din po siya, magpapaturo din po siya magluto ng lumpia. Kasi naminis po niya yung ating pagkain dahil yan po ang nandito po yung aking pamangkin ay talagang nilulutoan po siya ng ganyan. So, ngayon po mga kaibigan, ako po ay magbabalat po tayo ng potato. So, hinihiwalay ko po itong mga pani po ng mga potito, yung mga bisti po ito, kasi doon po yan nilalagay sa, tingnan ko po kung gaano kadami itong aking potito. Nakakita ko ka po ng pilir eh. So ngayon po ayan na makakapagluto na po tayo ng manok. Thank you.
pang walang stimulus na po. Mano talaga dito. Wala tayong makitang steel wool kung paano natin eh. Iskisin na lang po natin itong ating mangulima. Kasi hindi po, wala po siya dito ang pandami talaga po. Iskisin na lang po natin na nakalimutan ko po yung ano, yung hindi ko naman po alam kasi kung ano yung mga gamit niya dito po. Tapos po natin magluto ng yung ano na yun po, yun. Doon po tayo sa labas po, magluto po tayo ng ano, yung gabi po. So dito ha, kung maingay po kasi hinugasan ko po ito dahil ibababad ko muna po yung potato dyan. Bago natin i-slice po natin yung potato po. Since nandito po tayo sa harap, dito na po natin ilagay yan. Ganyan po tayo. So, since marami po tayong gagawin ngayon, ayaw niya akong magluto po ngayon dito. Pero po yung aking kaibigan na mag-hangout po sa akin dito po, ay pupunta kaya magluluto po kami ng ano ng iluluto ko na po yung laing palambutin ko na po yung laing pagkatapos mamaya na po yung ano po yung lalagyan ng gata. Pwede naman po yung kayong pritong toyo, pwede na yun ilagay sa ano sa daing. Dinala kasi niya lahat ang daing yung iba tapos niluto niya lahat kagabi, nakalimutan po niyang mag-iwan ng panglagay doon sa gulay na ano. Dinabaling walang gula, halo po. Baka konting ano po dito sa kaming baboy po ang ilagay ko na lang po doon sa gulay mamaya. Magbawas na lang po ako dito sa kaming baboy ang yung para sa gulay po na gabi po yung laing. Luluto po tayo, ipapa-ano ko po sa inyo kung paano po ako magluto. Dahil dried na po yan, so pili Bisaya po na luto yan na gabi mamaya po. Pero unahin ko muna po itong potato kasi lalagay ko po ito sa fridge bago po natin ito lagyan ng mayonnaise. So ang unahin ko po, yung gagamitin ko po dito na ano kasi ngayon po, mayroon siyang mga bawas na mga toyo, yung soy sauce po, tapos mayroon doon po siyang mga pickles release na gamit na po na kailangan na po natin ubusin bago tayo po mag ano kasi kung magbukas po tayo ng bago natin binili kahapon po ay ano na po yun yung sayang po kasi maging dalawa na po yung kanyang ano maging dalawa na po yung kanyang bukas na mga
pagkain po, katulad ng pickle release. Tapos, mayroon naman tayo, bumili po tayo ng, ano po, kasi po, ang talaga po yung mga Amerikano po dito po, yung kinakain talaga nila po, tinapay lang at saka ano, mga salad-salad lang po, mga, yung mga katulad ng mga tawag nitong lunch meat po, ang tinatawag nila dito po. Yung tawag po nila dito na lunch meat po, ano yan po, mga ham, mga sliced ham na nilalagay po sa sandwich. Yan po yung ano, kinakain nila dito. Mga, ang basta ang karamihan po nila dito na kinakain po, yung mga tinatawag din po na TV dinner po. TV dinner po yung tinatawag nilang TV dinner po. Doon po, yan po yung, ano po, yung mga kinakain nila dito karamihan po. So ito, kasi ito po, 8 years po sila nang magkasama ng aking pamangkin. Siyempre po, namimiss po niya yung, ano, yung luto na Pilipino po. Kasi nung pumunta po ako dito ng dalawa, pangatlong beses ko na po na pumunta po dito sa bahay na to, hindi pa po ako noon nagbablog nung pumunta po ako dito. Ang last ko po na pumunta dito noon ay bago po mag-COVID 2019. So, yan po yung aking mga ano ka, mga kaibigan. Since po na ako lang po dito mag-isa, kasi nasa trabaho po siya. Tapos po, mamaya pa siguro yung aking kaibigan pupunta dito. Hindi po ako, sanay po tayo sa mag-isa lang mga kaibigan. Pinakita ko na po sa inyo yung labas. Kaya po, sa ano po, sa paghatid po ng aking kaibigan papuntang airport po sa Martis, magpapaalam po ako sa kanya kung pwede po akong mag-vlog. Iba-vlog ko po yung aming dadaanan, mga kaibigan. Kasi maganda po ang view. Ang papakita ko po sa inyo kung gaano po kalinis ang Amerika po at saka yung prairie po na hindi katulad sa atin. Dahil follow the rules po yun, mga ano dito po, mga driver po talaga. Hindi ko po uubusin yung itong potato po kasi mag-iisa lang po itong kakain ito. Magkakain po ako ng kaunti mamaya. Hindi ko po kasi pagdating po sa dairy kasi nailalagay katulad mayonnaise po. Hindi po talaga ako masyado dyan. Kasi iniwasan ko po talaga yung aking tiyan. So, gahapon po, hindi po tayo nakapag-vlog kasi po nagbanding po kaming dalawa. Nagkwentuhan po kaming dalawa. Kasi siya po yung nag-imbita sa akin na pumunta dito. So ngayon po, maikwento ko na po sa inyo na nung paalis po ako ng Alabama po, ang akala ko po ay wala pong nakakaalam na pupunta po ako dito, kundi yung kapatid ko lang po at saka yung kapatid ko lang po, at saka ako, at saka itong pamangkin ko dito, at yung kaibigan ko na doon napunta sa kanya lahat ang aking dala mga daing, sampung, ano yun po, bali, tatlong klaseng daing po yung aking dala kahapon, na doon po napunta sa kanya lahat ang aking mga mga dala po. So, andito na po na natapos ko na po itong ating potato. So, ngayon po, i-slice ko yan bago po yan, pag natapos ko po yan i-slice, ay warm water lang po tayo mga kaibigan sa atin. Sa iniinom po natin sa umaga, warm water lang po tayo.
So, mayroon tayong dalawang panikuko dito. So, kakain po tayo ng panikuko. Lagyan natin yung kaong pinasin niya. Kain po tayo mga kapatid, tayo po. So pagkatapos po niyan, nandiyan na po yung ating, niluluto ko na po itong ating potato. So pag, ano po yung potato po, bago po yung ilaga, kung magluto po tayo ng potato salad, i-slice na lang po yan, para pag, ano na po, ilalagay natin sa fridge, at ready na lang po yung pagka malambot na po siya, saka na lang po natin siya lumambot na po ito. Padali na lang po itong lalagyan po natin ng mayonnaise. So kasi sabi ko sa kanya, kung mayroon siyang potato salad po, ay may potato salad po siya, tapos mayroon pong chicken salad po. Mayroon din siyang ano po, tinapay. Kaya, mayroon po tayong tinapay doon. Kasi maganda po yung sa sandwich. Kaya ito po yung ating inuuna, itong pang-potato salad po. Kasi kung kulang pa yan po, dadagdagan ko pa po pagbala ng potato. Kasi po, itong paggawa po ng potato, dahil yung asawa ko po ay Amerikano po siya. Ngayon po, So, ngayon po yung
Ito po din yung kinakain ng aking asawa po. Kaya ginagawa ko po ito para yung doon po sa kanya. Huwag po masyadong maliit po yung hiwa ng potato po. Kasi madudumi po yan. Magiging mas potato po yan. Eh, hindi po mas potato po yung gagawin natin dyan. Gagawin po natin dyan ay potato salad. So, mayroon po ako dito mga nakilala po, pero natakot po sa aking pamangkin. Kaya, hindi ko na po sila ikukontakin kasi natatakot po baka makabayaway sila dahil nga sa aking kama dito na popular po sa edita ngayon sa social media, Facebook po. So, pero po, I'm not affected with it. Kaya sabi ko nga, kung wala tayong ginagawang masama, wala tayong inaapakan tao, hindi tayo magiging affected. Diba? Google lang, follow the music and dance. So, ito po, ay, siyempre, dahil inggit po ngayon ang aking mga pamangkin, dahil andito po tayo sa lugar ng kanilang sinisiraan po. Nandito po sila sa mga sa taong ayaw nila. Nandito po ako sa lugar na ito po, pwede na. Ito naman ang ating ilalaga. So, tapos na po tayo dyan. Mayroon na po siyang datong puti na suka. O, pag-alipote po yan doon sa ating pamangkin. So, dito ko na po ipapakita sa inyo kung paano po tayo magluto. Ngayon po, nakapag-pictures na po tayo dyan, na nakapag-share po tayo. Ito po yung outfit natin ngayon. Hindi po tayo naka-long sleeve, naka-hoodies, kundi naka-share po tayo, tsaka naka-chinilas. Naka-share po tayo dito kasi mainit po. Mainit sa labas ngayon. Ito, naka-decrete pan po tayo. So, ngayon po, hanap lang po tayo ng alagyan ko po ng ating tasan po natin yung ating karni.
lutuin po natin itong adobo. Kasi ito po, pwede naman itong i-freeze eh. Pwede natin itong i-freeze sa kanya po, kambag gusto niya. Hindi siya mamigay din dyan sa kanyang mga neighbors po, kung hindi na niya kayang kainin. Kasi pinagboto daw siya ng ano, minsan daw binigyan siya ng mga pagkain ng kanyang neighbors. So yan po yung ating, so siguro po mag-iwan po ako ng 2 piraso nito para po doon sa aking ano, sa aking gulay. So dalawang kandilo na pong nakasalang dyan. Ganito po kalaki ang hiwa po ng ating karne baboy po kapag nag-adobo po ako. Hindi ko po masyado malaki. Kasi sa atin to, ayaw mo po maggawa ng puro po taba kasi po maano po ito sa pagkain po. So ito talaga po yung niluluto po dito ng adobo po. Inamarinig po natin yan para kasi 10 o'clock na po sa umaga. Ang California time ko po ay 8 o'clock. So, 8:20 po. Dito po sa Alabama po ay 8:24 po. Yeah, 8:24. 8:24 din po sa 10:24 dito sa Alabama, 8:24 po sa San Francisco. Kaya nga po nag-digit lang ako eh. Gumising po ako rito, 10 o'clock na po. Bumangon po ako ng 10 o'clock. Kasi po nagising po kanina ako ng alas 2 po ng madaling araw po. Ay, 12 o'clock lang po doon sa San Francisco. Nakabalik po ako ng tulog ng ano na po, alas 5 na po dito ng umaga. Ano pa lang po doon sa atin, 3 o'clock. So, talaga pong, yung mata ko po talaga inis na po sa ano, jet lag po lang talaga tayo mga kaibigan. So, pagkatapos ko po nito, i-stop ko po ito ngayon dahil po hindi ko pa po ito lulutuin. So, ang ito lang po, yung kung ano lang po ngayon yung nakasalang po ngayon dyan sa kalan, yun lang po muna yung aking uunahin mga kaibigan. Pagkatapos po, mamaya, kapag naipag, kasi po lalo na po itong adobo, mamaya ko na po ito lulutuin. Ano ko lang po ito ngayon, ilalabas ko lang po yung aking kailangan po. Ito po yung aking kailangan sa potato salad. Ilalagay ko po siya dyan, kasi dyan po tayo magkuha po ng ating ingredients, di ba? Tapos, ito pong soy sauce kasi bawas na po ito. Ito na rin po yung ating ibabalik doon sa kanyang fridge. Alam ko po, hindi pa ito na po buksan. Ito na lang po yung uli. Kasi nilagay po niya sa fridge yun. Ito lang po, kasi ano pa naman ito eh. Hindi naman ito mamaya mapuhubos eh. Hindi ko maalat po yan kapag lalamihan po natin.
Yan po. Yun lang po yung imamarini po natin yan ng soy sauce. Tapos, lagyan ko po ng garlic yan at saka vinegar po yan. Lagyan po ako ng luluto. So, yan na lang po. Hindi ko na po bubuksan po yung aking alam ko dati may pansya dito eh. Ano yung pansya dito? Yan, mayroon po siyang pansya. Alam ko mayroon pansya. Pag nagluluto po kayo, kahit anong po klaseng luto po nyo, tanggalin po nyo yung ano nga, yung tanggalin po nyo yung ano, yung mga babos-babos po, kasi marumi po yung lalo na po sa pagdating sa karne po, na lulutuin po yung babos po nyan. Tanggalin po. So ngayon po i-mimix po natin ito. So, mayroon naman po siya dito ang garlic powder. Mayroon po siyang garlic powder. Lalagyan po natin yung garlic powder. So, garlic powder po. So, ano po mayroon siya dito? Kalimutan ko po, wala siya. Kailatin po ng paper yan. Salamat, my lilies. May bilig po. Nakahanap po tayo ng lilies. Yan ang maganda po. Pag gilid natin bahay po, hanap tayo ng harap hanggat makakita po tayo ng ating
ano po ating ma mailagay po ba itong grito po yung ating ingredients. Kasi po hindi po ito Pilipino na bahay kundi Amerikanong bahay po. Meron po siyang pang adobo po, pero hindi ko po gagawin yan. Adobo mix. Hindi natin gagawin yan po. Ito po, may pang ano po siya ng pang mix po siya. Meron po siyang sweet and sour sauce. So, alam mo kung bakit po siya mayroon ganito po. Dahil nga yung aking, yung pamangkin ko yung kanyang ex-wife po. Kaya ilang minuto na po tayo dyan? 51. Kaya mayroon po siyang ganito. So mga kaibigan, papatayin ko na po itong aking video ngayon. Tatapusin ko lang po pala ito bago ko po patayin yan. Kasi para mag, ano ko po yung panibago po. Hindi po ako nag-measure po ng ano ha. Hindi po ako nag-measure ng kapag nagluluto po ako ng ano ng adobo po, hindi po ako nagme-measure. Kansado ko po yung aking ingredients ko kung paano ano po yung ilalagay ko dyan. Hindi po ako maalat magluto po. So, ngayon po ay naimarinate ko na po itong karne bago po siya natin lutuin mamaya. Ito na po yung ating preparation po sa ating adobo po ito. Na marinate na po natin yung karne. Tapal po natin yan mga kaibigan bago natin ilagay po natin sa fridge yan na kasi nakamarinate na po yan. Ilagay po natin sa fridge. So, ganito na lang po yan. So, ngayon po, dahil luto na po yung ating manok, kailangan ko po talaga lutuin po masyado yung manok. Kasi ano po yan, ilalagay po natin dito sa kailangan po yung manok kapag nagluluto po tayo pag gumawa po tayo ng potato salad po, kailangan po yung manok talagang malutong-maluto. Kasi pag hindi po maluto yan, baka may ikulay po. Yung ikulay po yun lang po yung nakakagawa sa atin ng stomach pain, yung food poisoning po. So, yun po yung ating iiwasan po mga kaibigan. So, hugasan po natin to para malinis po. Ganito po ako pag nagluto, malinis. Hindi ko po yan
Lamigin po ng kaunti yan, tapos maglalaga po tayo ng itlog. So mamaya ko na po tatapusin, ipaparto ko po kasi medyo na mahaba na po yung ating video po. So, hina po natin yung ating potato po kasi medyo matagal-tagal na po napagkaluto po. So, tapos na po yung ating potato. So, palalamigin po natin yan. Yan. Palalamigin po natin yan. Ilagay po natin yan sa fridge mamaya kapag ano na po yung lumamig na po siya. So, tapos na po akong magluto. Okay? So, ngayon po, mamaya ko na po since ito lang pressure cooker yung ating bakanting butuan po ay ilalaga ko po yung itlog. Sa mga naghintay po ng ating upload, wala po ako, hindi ko po yan ini-edit ha. So, Danny Barosa, kung ito po yung nanonood po dito, Git Wilson, okay? Git Wilson, please. Huwag mong alalahanin yung mga ano, hindi po tayo ngayon nakapag, nag-upload na po ako kagabi ng tatlong upload po yun. Pero po, ang hina po ng ano dito, ang wifi po, hina, mahina po siya, wifi po. Yung cellphone ko po ay nag-ikot-ikot lang. Kaya, wala po tayong ano, marami sa itlog ngayon.
So, lagain na lang po natin itong 8 piraso po. Para pag natapos na po tayo dyan, maglinis po tayo. Yan na po mga kaibigan. Tatapusin ko na po ito. Nakalaga na po yung aking kalaga na po yung aking ano po. So, ito po yung dining room ng kanyang, ng aking pamangkin po ito. Ito yung kanyang dining room po dito. Siyempre po, parang dati po, yung nandito po yung pamangkin ko, puno din yan kasi may, siya po itong naglalagay po ng mga, sahig po ng kanyang bahay po. Tsaka, ngayon po ginawa niya yung ano, yung kanyang cabinet po dito, nilagyan niya ng drawer, dati po wala yan. Tapos po dito po ay yan po yung kanyang living room. Yan, wala kang makikita na yung TV niya nasa against the wall. Ito po yung kanyang living room. At ito po yung mga decoration niya, painting po niya dyan. Wala na po, kinuha na po niya yung pictures nilang mag-asawa dito. Wala na yung pictures dyan. So, yan po. At ito po, tatlong bedroom po yung bahay niya. Dito po niya ako pinapatulog po. Yan, dito po. Ito po yung kanyang room po dito. Ito pong mga damit po nakalagay po dito sa bintana po. Ito po ay uniform po ng aking pamangkin, ng apo, anak ng pamangkin ko po na sports po yan. Simula pa. Yung isa daw, yung Boy Scout. Tapos yan po, yan ang ano. So, itong isa na Navy, talagang pumunta po ng Navy yung ano. Ito po yung aking mga dala. So, yan po yung ano po dito. Ito po yung kwarto po na ginamit ko po. So, ito po yung talaga yung bahay. So, yan. Yan po. So, mas organized po ngayon ito kaysa dati po. Dati po, walang kurtina yan. Yung doon din, walang kurtina. So, sige po, maraming salamat. I love you all sa mga supporters ko, sa aking mga subscribers, sa aking mga kuya at ate, na-mention ko na po kayo kanina. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Kayo po aking inspiration. Kung magtatagumpay po yung aking channel, tagumpay ko ay tagumpay po nyo. Maraming salamat. I love you all.